So, ayan, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Gandang araw sa Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, mga katropa. So, ngayon, nandito na yung part 2 ng ating overhaul transmission. Yung part 1 ay ating disassemble. Ngayon ay assemble naman, mga katropa, yung ating FC21 na automatic transmission, front wheel drive, Mazda Sky Active engine. So, ito yung kanyang mga component, mga katropa. So ngayon ang assemblein natin, mga katropa. Sishow ko sa inyo kung paano assemblein yung mga bawat component ng ating automatic transmission front wheel drive, mga katropa. Yan. So bagong lahat, siyempre mga katropa, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa aking channel, mga subscriber, YouTuber, viewers ng aking channel na walang sawang sumusuporta sa akin, lalong-lalo na yung mga katropa natin dyan sa mechanic group. Yan, shout out sa inyo mga katropa. Yan. So, siyempre, sa kayo mga iba nating mga viewers, shout out din sa inyo mga katropa. Sana nakakakuha kayo ng idea sa bawat content ko, mga katropa. Sana nakakatulong sa inyo. So, yun, maraming salamat mga katropa. So, siyempre, bago natin umpisahan itong ating assemble, isishow ko muna sa inyo yung mga component ng mga name niya, mga katropa, at kung ano-anong mga clutches. Latest name, yan. Tsaka mga parts name. So, i-show ko muna sa inyo mga katropa. So, umpisahan na natin. Show ko na muna sa inyo kung ano yung ating mga parts name. So ito yung ating end clutch cover, yan. So, yung ating end clutch cover, syempre yung component niya, yung clutch end plate, yung seal, syempre yung plate, nandito na yung return spring, clutch plate, yan, driven, saka driver plate. Yung tawag niya sa Mazda kasi driven, saka driver plate. And yung driven is yung plate, yung clutch is yung driver. So, tsaka yung ating mga sun gear, yan. Siyempre yung component na, ito yung component ng ating end clutch. Yan, ito. So, ito naman yung ating low and reverse brake. Yan, yung component na to. Ito yung ating low and reverse brake. So, meron na rin siyang return spring, tsaka plate clutch, tsaka yung ating one-way clutch. Siyempre, ito yung ating one-way clutch, mga katropa. Yan. So, yung ipot niya ay isang direction lang, hindi pwede pabalik. Yan. Kaya sinabing one-way clutch. Yan yung ibig sabihin ng one-way clutch. Isang direction lang. So, yan. Tapos yung ating planetary gear. Yan. Saka, siyempre, yung mga bearing, huwag natin kakalimutan. Lagi natin na tinututukan yung mga bearing kasi saan nakakapwesto, mga katropa. Hindi pwedeng walang bearing kasi tatama yan, mga katropa. Ito yung pinaka-clearance niya. Yan. So, siyempre yung sun gear, yung tarik gear, siyempre, yan. Ito yung carrier. Siyempre yung ating high and low component. Yan. So, ito yung high clutch, clutch plate, yan. So, yung ating siyempre yung low clutch, clutch plate, saka snap ring, siyempre yung lock niya. Siyempre yung ating hub ng high, itong maliit, low naman itong malaki. Ito yung input shaft. So ngayon mga katropa, yung overhaul natin ay tutorial na. So, siyempre, pagdating ng araw, makaka-encounter kayo ng mga sliding clutch, yung mga leak sa mga seal na ganyan, nagli-leak yan, mga katropa. Katagalan tumitigas kasi yan. So, pag tumigas yan, hindi niya na maisisil. So, yan. Ito yung kasi yung seal niya para itulak yung clutch. Para ito, spring. Para ito, piston seal. Kasama na yung piston seal, yan. Pag ganyan kasi yan dito, mga katropa. So, pagpasok ng oil, itutulak niya itong spring.
para mag-engage yung ating mga plugs. Ayan, relax nga. Tapos pagka punta naman sa ibang ship, re-release yan. Pag mawawala, syempre mawawala yung pressure niya rito, re-release siya, pupunta naman sa kabilang gear. So yun naman yung ipipress ng pressure. Kung anong ship yung ating kung saan ship siya pupunta, no? First gear, second gear, natutulak na ganyan, tapos re-release lang yan. Kapag lilipat na ng second gear, re-release sa second gear naman yung pupunta yung pressure, mga katropa. Ganun lang naman yung trabaho ng pressure sa loob ng ating transmission, mga katropa. Yung spring, kaya nga meron tayong pressure force, spring force, at friction. Ulitin ko, yung pressure yung magtutulak sa piston. Yan. Dapat nakasealed naman ngayon ng mga o-ring yan para hindi lumabas yung pressure. So ngayon, pag tulak nyan, itutulak ng pressure yung piston, mag-i-engage na yung ating clutch, mga katropa. So yun yung friction, magkakaroon na siya ng friction sa ating clutch. So pag lilipat naman siya ng isang ship, di ba? Automatic nga, lilipat siya sa second gear. Pag re-release itong, re-return na ng spring yan, pupunta naman sa kabilang na yun. Yun naman yung flow ng pressure ng fluid sa kabilang shift gear, second gear, third gear, ganun din. Di palipat-lipat lang yung mga katropa. So dinadrive lang ating mga TCM yan. Kung alin yung mga pinapaganang ano, bibigay na signal yung ating TCM kung ano yung shift na ba yung ano natin. So syempre solenoid pa rin yung mag-ano dyan, on and off yung ating solenoid, mga katropa. So kung anong shift, bawat shift merong solenoid dyan. Gear converter, ship solenoid, first gear, second gear, etc. Marami solenoid sa loob. Yun yung mga trabaho ng mga solenoid, on and off. Kaya meron tayong electronics. Kaya posibleng bawat problema, posibleng electronic yung problem. Electrical problem, mga katropa, yung ating problema. So pag, siguro pag mga sliding clutch, syempre katagalan, yan pwedeng maging cause na ng ano yan, yung mga sliding. Mapapansin nyo, kung mapapansin nyo, bago pala yung transmission, tapos nagka-problema na. Halimbawa, binuksan natin yung isang transmission, nakita natin yung low clutch, sunog. Ibig sabihin, pag sunog, walang fluid na nagpupunta rito sa low clutch, kaya nasusunog, mga katropa. Or laging naka-engage yung clutch, kaya nasusunog. Hindi siya mag-release, kaya nga nagkakaproblema yung ating transmission. Dahil sa solenoid stock, ayan, kagad-agad nagkakaroon ng signal yung solenoid stock. Sinasabi ng TCM, solenoid stock off, solenoid stock on, diba? Lagi naka-on, lagi naka-off. So yun yung mga posibilidad ng problema. Puro electrical yung problema, halos karamihan ng transmission, mga katropa. Hindi bihira mangyari yung sa ano, sa mechanical. Masisira yung mechanical dahil sa kakagawa ng ating electrical din minsan. Nasisira yung electrical, kaya hindi gumagana yung ating mga mechanical system. So yung ating mga mechanical system ay naka-standby lang yan. Yung ating mechanical system. Pag sinabi mechanical, yung mga hindi connected sa electrical. So ayan, mama, ito, mechanical yan. Mama. Walang connected sa electrical. So kaya yung ball body yung nag-ano dyan. Yan yung pinakautak niya, yung ball body, mga katropa, sa transmission. Siya yung nagsusupply. Yan. Ibigay siya ng command ng ECU. Tapos, babanat naman yung mga solenoid. Tapos, yung ball body ngayon yung nagsusupply ng ano. Siyempre, nandiyan na rin yung oil pump. Kung sira yung oil pump, hindi rin masusupply na maayos. Tsaka yung ating torque converter. Yan. Mga katropa. So, ngayon, na-share ko yung konting ano, isa-isa natin mamaya yan. So ngayon, na-assembly natin tong ating transmission. Siyempre, kung halin yung huli natin pinaklas karina, yun yung una natin na-assemblyin, mga katropa. So, umpisa natin assemblyin yung ating end clutch cover assembly. Kasama na yung mga component yan. Ipapakita ko sa inyo, mga katropa. So, itatabi muna natin ito. Lalo itong hub. Galit yung assembly natin. Yung assembly natin. Lalapit natin ang camera. So, medyo i-ano natin ang ganyan niya. So, assembly natin yung end cover, mga katropa, kasama ng mga component niya. So, siyempre, bago natin assembly itong end cover,
Siyempre, yung ATF natin para pag-lubricate, ito yung original ATF niya, mga katropa, sa SkyActiv transmission ng Mazda. ATF FC. FC, kaya nga FC F21. FC 21 yung ating model. So, yan. Para sa model na yan yung ating ATF. So, kulay blue-blue siya, mga katropa, yung ating ATF yan. So, lalagyan lang natin yung ganyan para sa ating mga clutch and plate lubrication. So, siyempre, huli natin tinanggal ito. Ito yung una natin kakabit. So, pagdating sa oil seal, ganyan sinabi ko, mga katropa, yan. Siyempre, kung mag-overhaul tayo, bago yung kakabit natin. So, ngayon, siyempre, tutorial lang. So, ibabalik natin yung luma. Ayan. Pero hindi pa naman siya luma-luma. Gumaganat yung transmission natin, mga katropa. May problema lang talaga. So, pinadya namin ang assembly transmission. Kaya, nagkaroon tayo ng stock na transmission. So, ngayon, siyempre, lubrication. Check natin mga dumi, mga katropa. So, siyempre, lubrication. Para dumulas yung piston seal niya. So, yan. So, sa pagkakabit, ganyan lang, mga katropa. So, didik natin. Yan. Didik natin yung seal, piston seal. So, pagpasok ng pressure dito sa loob nito, tutulak to ngayon. Tak! Tutulak niya ngayon tong may spring. So, sa isahin natin, mga katropa, siyempre, lagyan din natin ng ano, ATF. Ganyan. So, tingnan natin yung position niya kung position niya ay okay. Tama yung position natin. So, yan. Tapos, siyempre, plate. Lubricate natin yung plate. So, kayo, siyempre, sa plate, tatandaan na tingnan natin kung saan yung pwesto niyan, mga katropa. Ito nyo. Hindi basta-basta papasok. Hanapin natin yung pwesto. So, hindi kasi natin natandaan kanina, mga katropa. Pero, ganyan lang yung paghahanap ng pwesto. Yan. Tapos, siyempre, yung clutch. Pagbagong clutch, siyempre, ibababad niyo, mga katropa, yung ano yung clutch. So, kakabit muna natin itong ano. So, may bearing. Tapos, may bearing din dito. Yan. So, yan. Siyempre yung clutch. Ulit. Basta pagbago yung mga clutch yung nakababa dyan, mga katropa. Tapos ito ngayon, yung nakatapat sa return spring. Tingnan natin yung posisyon. May posisyon din yan, mga katropa. May posisyon. So yan. So ngayon, nakabit na natin ito ngayon. Ibibiin natin, mga katropa. Lalagay natin itong snap ring. Medyo pwersahan. Sak muna natin para diin na lang tayo ng diin. So, nako naman sa diin, mga katropa, hindi naman masyadong matigas yung ano niya, spring. So, ayan. So, in-next natin itong isa naman, mga katropa. So, siyempre, clutch.
plate. Tingnan naman natin ngayon yung position nito. Clutch. Plate. So, tapantay-pantayin lang natin mga katropa para madali natin ipasok yung ating So, hindi kasi natin siyang pwedeng unahin ito kasi mayroon siyang sabit dito, hindi natin mapapasok yung clutch, kaya inuna natin yung clutch mga katropa. So, mga katropa, natapos na natin yung ating end clutch component mga katropa. So medyo tricky lang yung pagkabit ng clutch mga katropa. So susunod natin yung ating high clutch saka low clutch pag assemble ng ating clutch. So same procedure pa rin mga katropa, gaya ng sinabi ko, once na yan, meron din siyang piston na seal, yan. So hindi na natin tinanggal kasi wala tayong special tools. So yun, nakita nyo naman kung paano natin tinanggal yan dun, ganun din yung pagtanggal dito mga katropa. So mas madali yung piston nito pagtanggal, kahit taktakin mo nga lang, tanggal yan. Maliban lang dito sa merong snap ring. So kailangan natin siyang i-push kasi meron siyang return spring sa loob para matanggal natin itong snap ring. So unahin natin itong high clutch mga katropa sa pag-install. So siyempre ibabad na natin
sa ating ATF. Siyempre plate, clutch, ito yung talim niya nandito. So nasa ilalim yung ano, so gaganyanin natin. Plate, clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate. So snap ring. Yung play dapat mga katropa yan, no? So hindi pwedeng malaki rin yung play, hindi pwedeng maliit yung play, dapat tama lang, hindi pwedeng walang play, maninikit agad yung clutch niya mga katropa, so mas masunog lang. So yan, dapat meron siyang free play. So sunod natin yung ating low clutch. Siyempre pag mga bagong clutch, tandaan nyo binababad yan. So, siyempre ito ay tutorial, pero sinasabi ko naman yung dapat niyang gawin mga katropa. So, plate. Plate pa rin. Kaya huwag niyo dapat paghihiwalayin yung clutch pack niyo para alam niyo yung sunod-sunod. Tsaka niyo na lang hiwalay kapag papalitan niyo na ng clutch mga katropa. So yun yung ating low clutch. So yung play nya, yan may play din. So kailangan yan para dire diretso yung ano, set nyo na kagad mga kadropa yung ating line. Yan. So para dire diretso yung pagsalpak. So ngayon ito naman yung ating siyempre, low and reverse. Ayan. So, tapos tayo dyan. Assembly natin ngayon mga katropa. Kakabit na natin yung ating low and reverse brake mga katropa. Thank you.
ganyan lang mga katrop kung natin yung basplate lang. So ito yung ating runway clutch. So nakakadot na mga katropa. So yung snap ring naman ngayon yung ating kakadot. Siyempre medyo pahirapan itong snap ring mga katropa. Gamit ako ng mga gloves. Matataling. So, gagamitan natin ng gloves. Kahit itong parte lang natin mga katropa. Yung compress. So yun mga katropa, nakikabit na natin. So medyo pinahirapan lang tayo ng konti mga katropa. Siyempre ito dito po mga katropa. So ikakabit na natin itong end clutch cover. Make sure natin na nandyan na yung mga o-ring natin, nakikabit na natin. Tapos nalagyan na natin ng gum. So tapos na kompleto na natin ito. Andito na yung ating bearing. So kailangan kabit na natin itong ating end clutch cover. So huwag kakalimutan lagyan ng silicone. Ngayon sinabi ko mga katropa, kailangan natin ng coating para tumapat yung ating sandir. Ayun. Masok na mga katropa. So kailangan ginagalaw kasi dito sa likod sandir para pumasok yung siyempre yun. Halimbawa naikabit na natin yung mga o-ring, may silicone gum na rin. So mas tricky yung transmission na to kaysa sa ibang transmission mga katropa pag assemble. Hindi kagaya ng transmission ng Hyundai Mitsubishi. So medyo madali. So yan mga tropa. So ninext natin ngayon yung dito naman sa loob. Gaya na sinabi ko yung mga o-ring, lagi nyo inspect yan. So, ayan. So,
natin ngayon yung pangloob naman. So may bearing to. Ikakabit muna natin yung output gear. Ito rin natin kakalimutan yung kanyang pipe. So yan. Yan. So yan mga tropa. Nagkabit na natin yung ating oil pump, high and low class component, mga tropa. So ngayon, kakabit natin yung bell housing bago natin ikabit yung bell body. So ito na natin yung bell housing, siyempre i-check nyo yung bearing ng housing nyo rito, mga tropa. May o-ring din dito yan. Oil pump o-ring. Yan. So, siyempre yung gum, huwag nyo kakalimutan mga katropa, yung gum nyo sa bell housing. So ayan mga katropa, nakikabit na natin yung bell housing, ngayon kakabit naman natin yung susunod yung king bell body. So yun, ganyan sinabi ko mga tropa, yung mga o-ring, yan, mga o-ring na dapat nandiyan yan. So ngayon, chichikin natin yung ano, yan, yung play niya okay oh, yung play ng input shot, yan. So ngayon, chichikin natin yung mga clutch. Dito pa lang sa baba, dapat alam na natin kung hindi ba siya leak. So ngayon, sishow ko sa inyo mga katropa. So
bago natin nagabit yung balbadi. So, tingnan natin to. Yun o. Yun o. Kung maririnig nyo. Palutong low and reverse brake. So ito naman tingnan natin. Mga palo ito. So pag ginamitan nyo ng hangin pressure, so dyan palang malalaman nyo na kung gumagana yung mga seal na kinabit nyo, kung wala bang leaking. Yan, ito naman yung sa loob. Nandito sa loob na isa. Malalaman nyo naman dito, bumaba pressure eh, kapag walang leak. Ayan, napalo. Ayan, direct sa labas yun. Ito. Punta dito sa electric oil pump. Balbadi. So ayan mga katropa. Ibig sabihin, maganda pa yung seal niya mga katropa. Ngayon pag engage ng pressure, ayan, tutulak ito. Tutulak ng piston yung spring. Tapos mag-engage na yung ating guts. Kaya natin para ano, makita nyo, focus natin, eh, cannot zoom, so hindi pala pwedeng i-zoom, so yun, dito lang yan, nakikita nyo kung paano yan. Sabihin, pag pumapalo yan, tsaka mayroong nagbaback pressure yung hangin na tinusok nyo rito mga katropa. Ibig sabihin, walang leak yung inyong ano, walang leak yung inyong seal na kinabit. So dito pa lang, alam nyo na mayroong pressure yung, walang leak ng pressure yung ano nyo, yung fluid nyo. Hindi siya magli-leak dun sa seal na nilagay nyo. Pag hinanginan nyo ng ganyan, dyan pa lang malalaman nyo na. So, hindi nyo na pag-iisipan. So, pwede kayong mag-option, maglagay kayo ng oil pressure test yan dito. Sa mga ano na yan. Sa mga butas-butas na yan, dyan sinusukat yung pressure test yan, mga katropa. Yan nilalagay yung ating special tools para ma-detect natin yung mga pressure ng bawat clutch test natin. Sa high clutch, low clutch, low reverse brake, saka sa end clutch, sa component ng end clutch. Makikita nyo yung pressure, nandyan yung mga ano nya, yung lagay ng mga special tools para ma-check yung pressure. So yun, nakita nyo na kung paano natin check-in. Tsaka wala namang problema, sabi ko sa inyo, okay pa yung transmission na to, yung problema lang siguro na to yung balbadi. So wala pang problema yung mga clutches, yung mga seal. So talagang problema nito yung balbadi lang. So ngayon, kakabit na natin yung balbadi mga katropa. So, ito na yung balbadi niya.
nandiyan na mga oil seal natin. Dito wala namang oil seal yan kasi ano, bracket lang naman ng valve yan. Sabit natin yung valve body. Siyempre, yung manual valve nyo dapat. Dapat nakatapat dito sa ating selector lever. Yan. So, ito yung ating selector lever. Yan. Dapat naka, ano yung manual valve nyo doon sa loob. Titignan nyo yan. Dapat nakasabit. Kasi pagka nilagay nyo na hindi nakasabit yan, hindi rin kayo magsisip. So, mas maganda na yung sigurado mga katropa. Yan. So, FJ21. Siyempre yung kanyang 11 volts na sa valve body. Yung mga Mazda, bihirang masira yung mga mechanical problem niya. Bihirang magkaroon ng mechanical problem kasi nakita niya naman bago pa yung ano, yung problema nito shipshock. Hindi ako nagkakamali ha, kasi matagal na 'to eh. Hindi ako nagkakamali, shipshock yung problema nito. So siyempre warranty ng mga panahon na yun. So nagpalit kami ng assembling transmission, kaya tinatabi ko yung ano, pag hindi kinuha, tinatabi ko yung transmission mga katropa. Pero itong valve body na to, pwede pa to kung papalitan lang ng yung lead frame, yung electronic na kulay itim. So yung mga solenoid nya, malamang pwede pa to. So sa susunod, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-check ng solenoid mga katropa. So try kabit natin yung asintitan muna natin. Okay, kita muna natin yung mga lagyan natin ngayon yung filter. Ito nga, malinis pa yung filter. Pwede pa ito filter. Pero siyempre, once na nagpalit tayo ng ATF, palitan na rin natin ang filter para sigurado mga katropa. Kompleto na natin yung ating valve body at saka yung sa loob. So ngayon kakabit natin yung oil pan. So siyempre dapat nandito yung magnet. Tapos lagyan nyo ng gum. Siyempre hindi ko nalalagyan ng gum yan kasi tutorial lang naman mga katropa. So siyempre once na kayo nang gumawa, lagyan nyo ng gum. So na-assemble na natin yung ating balbadi mga katropa. Yung balbadi overhauling naman ng mga ganito mga katropa. Almost same lang din naman ang balbadi ng R6 na in-overhaul ko. Ganun na ganun din yung procedure mga katropa. Yung pag-overhaul ng balbadi ng FJ21, FJ, ano pa isang model, nakalimutan ko na ito kasi pang CX5 Mazda. So FJ21. So ngayon, kapit na natin yung iba nating pinagpatanggal mga katropa. Ay, sumabigat.
siyempre yung kanyang electric oil pump. So siyempre may o-ring, palit ka agad yung o-ring na yun, mga tropa, pagka go-overhaul. Ayan yung electric oil pump natin. Pag merong i-stop, merong nito. Pag walang i-stop yung Mazda, walang electronic oil pump. May mga Mazda na wala namang i-stop kasi, mga katropa. ATF cooler. Siyempre yung dipstick. Medyo matigas yung dipstick nito. Ayan, ganyan na nga. Siyempre yung ating spark converter. So ayan, sitikin nyo itong play. After, tsaka before na, before nyo overhaul or buksan, checkin nyo itong play. Tsaka after nyo, after na pagka-assemble nyo, checkin nyo yung play. So, kasi minsan, di naman natin maiwasan magkakamali, tumutukod itong input shaft. Ayan, tumutukod yan. Kaya pag tumukod yan, ibig sabihin may problema. So, wala siyang clearance. So pagka ganyan, okay yan, mga katropa. Yan, okay, pwede, naiikip ko nga, yun. So, sabihin, okay yung pagkaka-assemble natin. Walang naging problema, walang kulang ng bearing, walang sumubra tayong bearing. So, kapit natin yung torque converter. So, sa pagkakabit ng torque converter, mga katropa, yun yung sinabi ko, hintayin natin lumapat yan. Ikutin natin yan. Yun. Yan. So kasi pag kinabit niya nang hindi lapat yung mga katropa, oh, yun oh. Diba? Lapat na. So pag kinabit niya yung hindi lumapat yung torque converter sa input shaft at sa oil pump, so lalaban sa flex flywheel niyo. So magkakaroon ng problema. So tutukod yung input shaft sa loob ng ano, pwedeng bumigay yun dito sa likod. Kasi tutulak niya or masisira yung component niya sa loob. O yung input shaft masisira or torque converter masisira. Kaya dapat naka-flat ito. Tapos pagsampa niya sa engine housing, saka sa wheel housing, dapat bago niyo higpitan yung torque converter nut, so ikutin niyo yung pulley. So dapat nagpi-play yan ng ganyan, makakarinig yan, tik 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 tak tik tak tik tak. Ibig sabihin freewheeling siya, mga katropa, hindi siya nakalaban. So yun, so lalak natin ulit. Sana ba yung lock nito? So eh, natapos na, mga katropa, ang ating overhauling assemble ng ating transmission automatic FC21. Yan. FC21 yung model. So ayan, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa kung paano assemblein yung ating FC21 automatic transmission sky active engine, so Mazda. So nakita nyo naman yung mga component niya sa loob, simpleng-simple lang, almost same lang din naman ng mga ibang transmission, front wheel drive, so Mitsubishi, so Toyota, almost same lang naman, mga katropa, yung mga components niya. So gaya na sinabi ko, sa
Pag overall, madali lang, mga tropa. Yung pinakamahirap talaga yung ating pag-troubleshooting. So, kaya dapat yun yung ating focus. Lalo-lalo na pagdating sa automatic transmission, hindi lang sa automatic, sa engine, kahit ang pati sa kaya ng mga electronic or electrical na problema, mga katropa. So, nakita nyo naman kung paano natin in-overhaul. So, simpleng-simple lang, mga katropa. Kayang-kaya nyo yan. So, kaya pag kayo na naka-encounter or gusto nyo mag-practice mag-overhaul, so, sige lang, huwag kayo susuko, mga katropa. So, pag may pagkakataon, mag-overhaul kayo. So, gaya nga sinabi ko, step by step. Lalo na pa sa mga nag-uumpisa, isalansan nyo na yung ano, bawat tanggalin nyo sa lansan para hindi kayo malito. So sa pagbaklas naman ng clutch pack, kaya sinabi ko, huwag nyo muna pag-iwahiwalayin, pag sama-samahin nyo pa rin, pag dikit-dikitin sila. So pag nandyan na yung building kit, at saka nyo na, tanggalin yung plate, clutch plate, clutch plate. So ibabad nyo na kung ilang clutch yung ano, ganun din yung ibabad nyo. Tapos saka sa pag-assemble, ganun, isa-isa nyo silang assemblein. Halimbawa, yung high clutch, low clutch. Pagtapos na yun, itabi nyo na. So, sunod nyo naman yung mga ibang component na may mga clutch, mga katropa. So, ganun lang kasimple yung pag-overhaul. Kung overhaul lang yung pag-uusapan natin, yung wala sa trouble o sliding lang, walang problema sa ball body. So, yung ball body kasi, pagdating sa troubleshooting, siyempre, pagka magda-diagnose ka kasi, sabi mo, tignan mo naman yung condition ng ATM, lalo na itim na itim, sabihin sunog na. Ibig sabihin may problema yung mga mechanical niya sa loob. So, siyempre, yung recommendation mo dun ay overhauling. So, bago mo buksan yan, i-test drive mo muna yan. Tignan mo kung kompleto ba yung shifting. Pag kompleto yung shifting niyan, mga katropa, either na nadidelay lang, pero kompleto yung shifting. So, overhaul mo. Huwag mo munang gagalawin yung ball body. Huwag mo na munang i-overhaul yung ball body. So, kasi kompleto yung shifting mo eh. Shifting yung sa ball body. So, yung problema niyan, meron lang sliding, ganyan, sunog, ganyan. So, overhauling yung, doon ka muna sa mechanical. Huwag ka munang gagalawin sa ball body. Pag na-overhaul mo na, tsaka mo na isalpak yung ball body, wala ka munang gagalawin. Tsaka mo ngayon nag-test drive, mga katropa. Pag may problema, saka ka palang gagalaw sa ball body. Pero, make sure mo yung mga clutch mo, yung walang singaw, para hindi mo sila pag-isipan yung mga o-ring mo, para hindi mo pag-isipan pagdating ng magkaroon pa ng konting problema yung automatic transmission. Yun yung pinakamagandang ano dun. I-make sure mo sa loob, yung o-ring, D-ring, mga ganyan, L-ring, mga ganyan. Iba-iba kasi bawat sasakyan, iba-iba ng design ng mga seal yan, mga katropa. So, kaya sinasabi para alam nyo, para pag natanong tayo, sabi ni katropa, O-ring, ngayon pala D-ring. So, may mga D-ring, may mga L-ring, yan. Mas madali kapag O-ring, kasi bilog lang siya, tulak ka lang ng tulak sa piston. Pag mga D-ring, medyo sensitive kapit yung mga D-ring, lalo na sa mga N-clutch ng Hyundai, L-ring. Yan, yung D-ring, hindi pa masyado, yung L-ring sa N-clutch ng Hyundai. Pagbukas na ako nyo, nakagawa na ako nyo. Yun yung medyo sensitive ng konti. Pero pagkakabisado mo na, wala nang mahirap mga katropa. So, yan, yung ating overhauling tutorial ng FC21 automatic transmission, kung paano natin na buksan. Meron tayong isang video ngayon, assemble na ngayon. So tinuturo ko yun syempre para first basic muna tayo sa mga ganyan baklas kabit muna tayo. So tsaka nyo na natin na alamin din yung mga trouble na katropa. So at least kahit paano meron na kayong idea yung kung ano yung nasa loob ng automatic transmission, kung ano yung mga pangalan ng ibang component. So kahit paano, na-share ko naman sa inyo mga katropa. So yan mga katropa. So hindi ko napapakabahin itong video natin. So yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, The Mechanic TV channel. Yan, maraming salamat sa subscriber, YouTuber, viewers ng aking channel mga katropa. Yan, shout out sa mga katropa natin dyan, Mechanic Group. Yan, sana nakakakuha kayo ng mga idea kahit paano sa ginagawa nating content mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.